So hello, what's up mga boss? And isa na naman panibagong video yung isishare ko sa inyo. Patungkol to kay Otcjke Part 2. Yan, kasi nga nakapag-upload na tayo ng isang video. Then susundan lang natin ang pangalawang video. Papakita ko lang sa inyo. Yan, tapos na tayo mag-real name authentication. Tapos nakapag-recharge na rin ako, nasubukan ko na din to, no? Then ayan, yun yung mga ipapakita ko sa inyo. Okay, kung gusto nyong subukan to, i-click nyo na lang yung link dyan sa may description ng video na to. Sobrang dali lang mag-register dito, no? Pwede tayong kumita sa application na to. Okay, sa mga hindi nakakaalam, yan, isa to sa mga legit na apps na nakita ko. So ayan, i-share natin yan. Pag-click mo yung link dyan, mapupunta ka dito sa sign up, no? So click lang natin tong sign up. Ilagay mo lang yung cellphone number mo dyan. Maglagay ka lang ng password, then re-enter password. Then pindutin mo lang tong captcha na nasa gilid, then may magte-text sa'yo. Ilagay mo lang yung captcha dyan, okay? Then ngayon, nakapag-register ka na, click mo lang yung register. Click naman natin yung sign in. Yan, then mapupunta tayo dito sa registration. Lagay na natin dito yung cellphone number natin, then yung password, okay? Magla-login lang tayo, then click lang natin yung login. Then makakapasok ka na dito sa loob ni Otcjke, no? Kung gusto nyong panoorin yung complete tutorial nito, nandyan lang naman yan sa mga video natin. Hanapin nyo na lang, kitang-kita naman yan, no? Then ano nga ba yung una mong dapat gawin once na nandito ka na sa loob ni Otcjke? Yan. Ang pinakauna mong kailangan gawin ay pumunta ka muna dito sa may mine. Then i-click mo lang tong membership information, kasi nandito yung mga mahalagang bagay na kailangan mong malaman. Okay? So makikita mo dito, pinakauna is yung modify nickname. So click lang natin tong modify nickname. Then ilagay mo lang dito yung nickname mo. So pwedeng Mark Official. So sa akin, maglalagay ako ng nickname ko Mark Official, ganyan. Then click lang natin yung save, no? So Mark Official, ayan. Then modify nickname, so okay na. So na-modify na natin yung nickname natin. Then ang sunod, ito yung pinaka-importante sa lahat, itong real name authentication. So click lang natin to. Ako kasi nakapag real name authentication na ako, approve na ako, so pwede na ako mag-withdraw. Pwede na talaga akong kumita dito. Okay, so saan nga ba ginagamit tong real name authentication? Ginagamit tong real name authentication para ma-verify ka kung totoong tao ka, hindi ka robot. Okay, then para malaman nila na one account, yan, one person, one account, or one account, tapos isa lang yung cellphone, dapat ganun. One account, one device, ganun. Then ang kailangan mo lang gawin, lagay mo lang yung pangalan mo dyan, then lagay mo lang yung ID number mo. Ang ginamit ko kasi dito, driver's license. Tapos nagpicture lang ako sa maliwanag para mabilis lang akong ma-authenticate, no? So oras lang yung bibilangin mo, ma-authenticate ka na kagad. Okay? Then makikita mo dito yung modify login password. Then pwede ka magpalit ng password kung gusto mong magpalit. Okay? Then modify the fund password. Etong fund password, ito yung ginagamit para makapag-withdraw ka. Okay? So kailangan kasi ng fund password kapag mag-withdraw ka na. Lagay mo lang yung fund password mo dyan, 6 digits. Pwedeng birthday. Then lagay mo dyan uli, birthday mo, no? Then click mo lang yung captcha, may magte-text sa'yo, ilagay mo lang yung captcha dyan. Then change password. Sobrang mahalaga itong fund password para hindi mabuksan to ng ibang tao. Halimbawa may sumubok na magbukas ng account mo, so hindi sila makakapag-withdraw, ikaw lang. Okay, then click lang natin tong bind mobile number, then ilagay mo lang yung cellphone number mo dyan, then bind withdrawal wallet address or bind GCash. Okay, so ako mas gusto ko tong GCash kasi mas madali ang transaction. So i-click lang natin tong bind GCash account, yan. Then ilagay mo lang yung pangalan mo at saka cellphone number mo. Ako kasi na ilagay ko na, kaya pwede na ako makasahod ng mabilisan dito kay Otcjke. Okay? So, ang next naman natin ituturo ay yung paano kumita dito kay Otcjke, no? Then punta muna tayo ng home, syempre. Yan. Pag nasa home tayo, makikita natin dito yung pangalan na itong app. Then authorities, no? So may nakasulat dito, no?
ito, bansa siya ng Ukraine, based dun sa may ano ko, research ko, at saka yung mga nakikita ko sa Facebook, kasi marami na nagpo-post na ito, marami nang gumagamit na itong OTCJKE, no? Bale, para siyang ano, isa siyang application na tumutulong o sumusuporta dun sa mga apektado sa Ukraine, no? Yung crisis na nangyayari dun, no? Para siyang ayan, no? OTCJKE will donate 20% of platform revenue to the Red Cross. So yung kinikita nila, 20% idodonate nila sa Red Cross sa Ukraine, no? So maganda yung ano nila, layunin. Okay, Tagalog na Tagalog. So medyo kapareho siya ni ano, ni Cohen at saka ni Saga AI kung paano siya kumikita. So nakasulat dito, buy low sell high. So yung ano nga natin, yung pang-invest natin, para lang buy and sell, alam mo yun, kung gumagamit ka ng Saga AI at Cohen, so magigets mo kung paano siya umaandar. Okay, so 24 hours trading to, so kahit anong oras gumagana tong application na to. Okay, so makikita natin dito yung authorities, yung news, customer service at invite. Kung gusto mo mag-invite, click mo lang tong invite, then click mo lang tong link, yan, makakopy mo na yung link, then pwede ka na mag-invite. Okay, then kung gusto mong i-download yung application nila, click mo lang tong download na nandito. Okay, para ma-download mo. Tulad ng ginawa ko, dinownload ko lang yung application nila. Then punta naman tayo sa market. May kita natin dito sa market. Ayan, meron na ako ditong fund, total asset. $10.82. Okay, so wallet balance, then total income, nandyan lang yan. Then meron dito yung pinakauna, free, no? So wala na tong free, no? Sana ibalik nila tong free, kasi sayang din to, dagdag kita din tong free. So sana maibalik nila, okay? Then may kita natin itong si Dusk, no? Itong parang robot nila. So ito si Dusk, yan. Ang puhunan nito $10, then ang daily income niyan ay 3.6%, okay? Ang $10 around 660 pesos. Okay? So yun lang din yung ininvest ko dito. 660 pesos. Maliit lang siya, yun yung pinakamaliit. Then meron dito ang Aphrodite Machina, no, $50, 3.8 yung kita niya or daily income. Banana Guard na may kita na 4.0 daily income. Kaso mahal na yung investment niya, $200, no. Then meron dito si Tess Agnes, 5%, then ang initial amount niya ay 1,000. Masyado nang malaki yung mga nandito. So ako, ang sinubukan ko lang sa kanya ay itong si Dusk, no, itong pinakauna. $10 or 660 pesos. Then may daily income ka na 3.6%. Okay? Then mamaya pakita ko sa inyo kung paano nga ba ito gumagana. Pero ipakita ko muna sa inyo yung ibang laman nito. Okay? So punta lang tayo ng more income. May kita natin dito sa more income yung quality investment. Pledging time, no, 1.6%. Yan, freeze 3 days, 5 days, 7 days, 10 days, at saka 15 days. Punta lang naman tayo sa My Mind. Dito sa My Mind, may kita mo dito yung membership information. Ito yung clinic natin kanina. Huwag nyong kakalimutan na mag real name authentication. Sobrang importante yan, mga boss, okay? So ako kasi tapos na ako dyan. Income summary, recharge record, withdrawal record, funding breakdown, my team, invites, okay? Then paano naman mag-recharge, okay? So ganito lang yung ginawa ko kung paano ako nag-recharge. Click lang natin tong recharge. Then click lang natin tong legal tender, yan yung GCash, okay? Then maglagay ka lang dito kung magkano yung gusto mong i-invest. Kung 1,000, click mo lang yung 1,000, 3,000, ganyan, okay? Pero ako, ang gusto ko lang kasing i-invest, yung gusto ko lang bilhin yung isang robot, yung tag 660 pesos. So, lagi ko lang dyan, 660 pesos, yan. Ang katumbas niyan ay $10, okay? So, 660 pesos, then click mo lang yung recharge. Okay, so makakapag-recharge ka na, diretso na yan, papasok sa GCash. And pag pinindot mo yung recharge, direct, automatic, idadirect ka niya sa GCash. Then magbabayad ka na sa GCash ng 660 pesos. Then papasok na yung na-recharge mo dito sa balance. Ayan, nakikita natin, total asset, then wallet balance. No, so pwede nating withdrawin tong wallet balance. Pero hindi ko pa siya nga wi-withdrawin kasi nga,
screenshot ko nga muna to para may patunay. Hindi ko muna siya wi-withdrawin kasi nga ipang i-invest ko pa rin sa kanya. So ano nga ba yung nagustuhan ko dito kay ano Otcjke, no? So ang maganda kasi dito kay Otcjke, maliit nga lang yung puhunan, 660 pesos. Once na nakapag-recharge ka na, ganito lang yung dapat mong gawin. Punta ka lang dito sa may baba, then eto tong dusk, click lang natin tong dusk, etong simulan, up, ayan, click lang natin yan, then click lang natin yung yes. So ayan, started successfully na siya. So ibig sabihin gumagana na si dusk, no? Punta lang tayo dito sa may ibaba, makikita mo dito sa may ibaba na yung robot running, no? Robot running dusk, lock up amount $10, daily income 3.6%. No? Running time 1 minute, tapos yung kita nandito sa may gilid kasi wala pa, kakasimula pa lang natin. Then may timer siya na 24 hours. So ang mangyayari niyan, pagtapos ng 24 hours or ng isang araw, babalik sa iyo yung ininvest mo. Babalik yan dito sa may balance mo. Kasama niya na yung tubo. Okay, so yun yung nagustuhan ko sa kanya kasi nga ano, bumabalik, isang araw lang babalik na, 'di ba? Halimbawa, ngayong araw, nag-invest ka sa kanya ng tag 660 pesos. Tapos bukas babalik na siya sa iyo. Then pwede mo na siyang withdrawin. Okay? 'Di ba 'yun yung nagustuhan ko sa kanya kasi nga hindi matagal yung panahon na may ipit yung pera mo. Pwede mo na siyang withdrawin. Okay? So ganun siya. Pero ako ang ginagawa ko, punta lang ako ng market. Pag natapos tong 24 hours, bibilihin ko lang uli itong si Dusk. Ayan. Pindutin mo lang uli itong Dusk, then pupunta uli yan dito sa may ibaba. Okay? So ganun siya gumagana. Okay? Ngayon, paano ka naman mag-withdraw? Okay, so i-click lang natin itong withdrawals. So hindi pa tayo nakapaglagay ng fund password pala, no? So nandito lang naman yung withdrawals, no? So kung gusto niyo mag-withdraw, ayan, para hindi na tayo masyadong humaba, eh nandito lang naman yung withdrawal natin. Okay, then gagawa na lang tayo ng next video pag mag-withdraw na ako. Okay, so ayun lang mga boss, sana nagustuhan niyo itong video na to. Sana may natutunan kayo. So ayun lang. God bless.